hanggang alas 8 ng gabi sa Pilipinas. Mm-hmm. Sa isang gusali, doon sa may Ortigas. Iba yung written style ni Kuya Lons, no? Could you imagine na storytelling at yung mga specific places na iraray niya pa? Yan si Kuya Lons, mga tol. Hindi nyo kailangan magbayad. Pupunta ako sa event. Doon pa lang, mga tol, no? Kakaibang puso na rin yung meron. May mga bagay-bagay tayo nagagawa o sabihin natin masama sa paningin ng mga tao. Pero there's a time naman talaga, mga tol, na mararamdaman mo ang isang tao kapag sincere, di ba? So tingin nyo ba gagawin pa ni Kuya Lons yung mga bagay na ibinabato sa kanya? Hindi, tol. Hindi niya gagawin yun, di ba? Parang napaka-hipokrito mo naman. May mga gantong aspeto, tapos gagawa ka pa ng kalokohan. Kung gagawa ka ng kalokohan, eh ba tahimik, soloin mo na lang. Hindi para man dami ng ibang tao. Kuya Lons, malaki na yung TF niya when it comes sa mga gigs. 300K? Smooth! Pero ba't gagawin ko yung isang bagay na ikakapahamak yung sarili ko sa 100,000? Maraming kanta, nakapuna-puna, pero hinahayaan lang. Kung yung application is para sa lahat, then apply it. Even sa AMATS, nagkaroon ng problema dyan, di ba? Pero kung mapapanood nyo yung Sasa Girl, this is the support context para dito sa tugmang preso ni Kuya Lons. Sasa, pwede nyo panoorin. Music video pa lang, matik na. Damn! Check mga kanok ng paputok. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung anong oras ka nanonood ngayon. Ang putok na balita sa inyo at putok na balita sa akin. Tara, simulan natin maghimay ng mga barang malipet. Let's go! Nakakamiss mag-reaction video. Mga tol, almost 1 year akong hindi mag-reaction video. Kamusta ang rap music industry? Kamusta ang hip-hop? Kamusta ang Tagalog rap? Namiss ko kayo. Okay, mga tol, sa mga nakakaalala at nakakamiss sa akin, nakakapanood na, mga tol, eh, pasensya na dahil nagkaroon lang ako ng ibang aspeto sa buhay. The watch, man! Aspeto sa buhay! Nag-vlog muna ako dito sa Facebook page ko. At syempre, kasalanan ko rin naman na naiwanan ko itong YouTube channel ko. Kasi ang isang content creator, sometimes nagkakaroon tayo ng 100 patungo sa hinaharap at 100 patungo rin sa hinaharap. Hindi pwedeng sabay na ganun. So ngayon, yun, nag-focus ako. And good thing naman mga tol, road to 200K na tayo sa Facebook page natin. At syempre, naiwan tong YouTube channel natin. So, bawi ako dito mga tol kasi gusto ko rin makuha yung silver play button na din ang tawag dito sa YouTube industry mga tol. So ano pong hinihintay nyo? Happy birthday nga pala, Sir Lons, Kuya Lons. Hindi ko na para patagalin pa. Eto ay napakinggan ko na. Pero ngayon, subukan natin pakinggan ulit at himayin ng mas maliit, mga tol. Ano ko naman na yun ang hinihintay nyo sa akin, mga tol? Pero this time, mga tol, kung ano yung maririnig natin dito, kung ano yung maaalala at mabibigyan natin ng importansyang mensahe, mga tol, ay inipagpukan natin. Okay, tugmang preso. Lupit na, mga tol, no? Isang sikat na flip-top rapper ang inaresto sa bypass operation sa Makati City. Siya si Marlon Peroramas o mas kilala bilang si Looney. Members of Makati's Drug Enforcement Unit have arrested... Dito mga tol, doon sa intro niya, para magkaroon lang ng connection dito sa tugmang preso. Kasi pag ipinili mo agad to, may mga ilan-ilan na may hirapang intindihin yung sitwasyon na ginawa dito ni Kuya Lons. It's either nagawa lang siya ng istorya ng ibang tao, but this time mga tol, kailangan nating ilagay sa unahan yung connection ng story about dito sa kantang to. Ipinapakita dito ni Kuya Lons na ito yung nangyari sa akin noon, 4 years ago, as far as I remember, and kailangan kong ilagay ito sa unahan para ma-i-open yung side ko na hindi ko minsan nilabas sa social media. So, ito nga mga tol, gaya ng sinabi ko sa inyo, freedom of speech, pwede mong gamitin ng musika dyan. Pakinggan natin ulit. Rapper Looney, nakuha na sila ng ilang pakete ng droga. Pinagpwesto sa kalangligo na maresto si Looney at 4 na iba pa matapos mapipiskahan ng push or high-grade marijuana. Pagkabat makulay ang mga babalat, alam mo mahusay ang pagkakalahat. Doon pala mga tol eh, no? Makulay ang pagkakabalat, tsaka yung paglalahat. Kasi nga, sa umpisa pa lang naman mga tol, parang may something talaga na nangyayari. Diba? At marami din naman talagang nag-free Looney fruit, free Looney doon mga tol. So doon pa lang mga tol, may something na agad nakaduda-duda. Kaya nga, ganun kabilis kumalat yung istorya. Di ba? So tingin natin mga tol. Mga tunay na ganap, isinulat ng parap, kaya huwag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Mga tunay na ganap, isinulat ng parap. So ito na nga yung freedom of speech mga tol. At syempre, may double meaning sa
magtutugma lahat, di ba? Kaya naman sinabi niyo magtutugma lahat. Using rap, you need to express yourself sa pamamagitan ng rhyme scheme na ginagamit ng mga rap artists dito, mga tol. And magtutugma lahat, eto talaga yung reality na nangyari. Okay? Ngayon, sa mga pananaw ng iba, possible din nila tanggapin to. But this time, mga tol, eto na yung istorya na nangyari kay Sir Luns na hindi maikwento niya noon. It's either nakapagkwento sa mga ilan, pero hindi pa rin klaro, mga tol. Kaya nga, eto na, mga tol, yung tunay na istorya. Ginamit niya tong musika at pagrarap para lang maipaintindi sa mga taong hindi umiintindi sa side niya. Okay? So, let's go! Damn, what? Tunay na ganap, isinulat ng parap. Kaya huwag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Sapagkat ito'y galing sa memorya, isang napaka importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, ang kontra sa mga ignorante na teorya. What the punch, man? So ito, mga tol, no? Clear na clear naman, mga tol, na ito yung naaalala at hindi mawawala sa kanyang alaala. Dahil sa buong buhay mo, kapag nakulong ka, eh napaka-imposibleng malimutan mo yung isang bagay na yan. Parang ano yun eh, maihahambing mo sa isang krimen na ikaw mismo yung nakasaksi. Never mo malilimutan sa buhay mo yan. Kaya itong sinasabi ni Sir Luns, ito yung istorya na hindi niya para dayain. Okay? Ito talaga yung tunay na nangyari. At para doon naman sa mga taong nag-iisip ng iba't ibang istorya or teorya sa mga nangyayari para sa kanya, or should I say against para sa kanya, mga tol, eh makinig na rin kayo dahil para sa inyo to. Diba? Lupit lang, mga tol. Let's go! Ito ay tunay na buhay, wala kong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Doon pa lang, mga tol, kuha na ni Sir Luns yung mga listeners, mga tol. Lalo na yung mga may question sa mga bagay-bagay. Kasi try to imagine, isang kanta na gagawa ka para lang magsinungaling ka. It's either defensive or ganun. Pero para sa akin, mga tol, ito kasi yung way para i-express mo yung sarili mo. So dito, mga tol, naniniwala tayo na ito is katotohanan yung ilalad ni Sir Luns. Okay? So tara, let's go. Himayin pa natin. Dito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marihuana ng mga parak na mukhang Taliban. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali, doon sa may Ortigas. Walong... Iba yung written style ni Kuya Luns, no? Could you imagine na storytelling at yung mga specific places na irarain niya pa? Yan si Kuya Luns, mga tol. Okay, maraming taong pumipitik sa kanya or namumuna, namumutya. Pero pag Luns is Luns na talaga yan, mga tol. Matagal ko na rin naman sinabi yan, mga tol. No, no hate, pero Luns is Luns na, mga tol. Diba? Try nating himayin pa. Itong oras bago ang rehas ay mahimas, kasama ko si Ron Henley ng Stick Figures. Sheesh! Bam! What? Mga tol, boses ni Kuya Ron yun, mga tol, ng Stick Figures. At di mo para dayain yun. Kasi, wala, idol ba si Kuya Ron eh. So, rinig ko yung boses niya. Ngayon, kung nagkakamali ako, imposible yun, mga tol, na hindi si Ron Henley yun. At the same time, mga tol, eto yung 8 hours ago, bago niya mahimas yung rehas. So, ikinukwento na dito ni Kuya Luns yung story doon. O, alam ko, naiinip ka dahil bago ka lang dito sa YouTube channel ko. At siguro, sinasabi mo sino ba itong kamukha ni Hypebeats na naglalaro ng ML. Hindi ako si Hypebeats, mga tol. Una ako na kayo. Isa pa akong 2020 reactionist when it comes sa rap music industry. And di na bababali yun, mga tol. Pang-intelihente, himayin natin dito. Self-proclaimed. Bam! What? May interview kami sa radyo nung gabi na yun, tungkol sa marijuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon, dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon dun sa poblasyon, birthday daw ni Sean. Yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon, kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Dito, mga tol, dumating sa point na yung birthday ni Sean pumasok na rin sa priorities or let's say agenda for today or for tonight ni Kuya Luns. So isisingit niya yung oras para mapuntahan naman si Sean. So tara, mga tol, tingnan natin. Umiwalay na si Ron, sumakay ng taxi dahil bukas may recording pa kami ni Clamsy. Boses na naman ni Kuya Ron yun, mga tol. So, unti ka na rin pala si Kuya Ron dito kung sakasakali, no? Kasi bumaba lang naman siya, di ba? Well, anyway, tuloy. Putol kong si Idol, sinundo ako sa labi gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Eto, yung Subaru niya, mga tol, no? Yung kapatid ni Sir Luns, mga tol, nagtataka rin ako, no?
kung paano nadamay yung babae. Pero dahil ganun na yung istorya, mga tol, mas matibay yung ebidensya nila. Kasi could you imagine kung tama naman sila, did sana panalo sila, di ba? Wala na, we forgot about it. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, kumontak kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan daw ay Sean, walang pake sa money. Ayun, no? Rap yung naging favorite ng anak niya na si Sean. Kaya isang karangalan na pag pumunta si Sir Lonestone, malaking karangalan yun, di ba? It's either gumaling or mapasaya mo yung isang bata, di ba? Kasi handang magbayad kahit pagkano si daddy. Yun na naman mga tol, willing magbayad yung daddy, makapunta lang si Sir Luz. Hindi naman para puntahan niya lahat ng taong may sakit, mga tol, kahit idol siya. Pero nagkaroon lang ng konsiderasyon dito si Sir Luz na bisitahin yung bata. Sean, walang pake sa money kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng ilid. Ayun, kasi syempre, nung narinig niya na yung siguro yung boses ni Sean, the way kung paano siya kinausap or insider umiiyak-iyak. Kaya naggilid na rin yung luha ni Sir Jones na okay, I've decided na pumunta na dyan sa lugar na yan para makita yung bata at makita niya rin ako. So dun pa lang mga tol, nakita mo naman yung intensyon ng tao na Sir Jones na yun yung pinaka-agenda niya para pumunta doon sa lugar na yun, to visit yung bata. Nung nalaman kong lagay na daw ng bata tag-ilid, di nyo kailangan magbayad, pupunta ko sa event. Doon pa lang mga tol, no? Kakaibang puso na rin yung meron. Alam natin mga tol, may mga bagay-bagay tayong nagagawa or sabihin natin masama sa paningin ng mga tao or sabihin natin mga tol na even sa mata ng Diyos mga tol. Pero there's a time naman talaga mga tol na mararamdaman mo ang isang tao kapag sincere, di ba? Could you imagine pupunta siya doon ng walang bayad? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat nagagawa yan, pero kinukonsider ko na magaan ang loob ng tao sa mga ganitong bagay. Di ba? Rekta sa Makati kahit traffic ay kainip. Kasama ko si Ruth at si Ivan, ang sikip. Oh. At si Kuya Albert yung driver kong mabait. At saka si Idil aking manager at kapatid na merong talasimya. Isang kakaibang sakit, kailangan niyan lagi salinan ng dugo na pantawid. At dahil malapit lang sa hotel yung Makati Med, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Okay, mga tol, doon mo mapapansin mga tol, kaya sila nagkasama-sama, kasi nga, doon din naman ang punta, so isang kotse na lang, at the same time yung kapatid niya is may sakit. Talasemia, if I'm not mistaken, mga tol, na kung saan kailangan salina ng dugo. Pero dito mga tol, makikita nyo naman kung anong story yung meron sila. Sa tingin nyo ba, nung narinig nyo mula dito, sa tingin nyo ba gagawin pa ni Kuya Lynch yung mga bagay na ibinabato sa kanya? Hindi, tol. Diba? Sige, pakinggan natin ulit si Kuya Lynch. Hindi kang kagawin yun, di ba? Parang napaka-hipokrito mo naman. May mga gantong aspeto, tapos gagawa ka pa ng kalokohan. Kung gagawa ka ng kalokohan, eh ba, tahimik, soloin mo na lang. Di ba? Hindi para man dami ng ibang tao. Pero, well anyway, tara, pasokin natin. Yung katabi ko sa backseat, si Rude Boy at si Ivan. Documentation, security at hype man. Balisiksikan kami sa aking chikot, huwag malikot. Tatlo kaming mga lalaki sa likod. Alright. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabing nag-start na daw yung party, sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pasok lang kayo darling. Eto, ayokong ano ha, ayokong sorry ah, pero dito ko lang sasabihin to. Mahirap pag-isipan ng isang taong nag-invite sa'yo. Pero dahil sa nangyari, mapapaisip ka rin sa invitation na nangyari. Pero kayo, Luns, ayokong sabihin na may something doon, pero may something lang. Well, anyway, forget about it, mga tol. Sa akin lang yun, mga tol, ha? Wala kayo. Pero may something, eh. Yung party, sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol pwede favor, baka pwede magpa-picture. Kasi idol na idol ka talaga ng anak ko na grade 4. Nag-selfie kami dalawa sa kanyang razor. Tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan tinutok yung baril ni Terminator. Hasta la vista. Siyempre, ano yan? Gumamit pa rin si Kuya Luns ng reference, mga tol. Search nyo na lang, Terminator, hasta la vista. Si, ano, Arnold Schwarzenegger. Pero dito, mga tol, no? May nakatimbring, oy, pagpapaselfie yan, pagdating sa elevator. Diba? Ang galing ng sistema, no? Nakakilabot, mga tol. Mamasapa nung nga, eh. Nung napanood, nakakilabot, eh. Eh, itong tugmang preso ng mga setup na ganito, kung totoo man to, eh, basic lang to, eh.
Mamasapan nung nga, lupit eh, di ba? Ay, nako. Yung razor, tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. Mo, trauma niyong major, mga tor. Lalagyan ng flavor. Sige, go yung loons, lagyan mo ng flavor. Narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. Nakakagulantang, sang katutak ng ninja cap sa amin ng tumambang. Parang Wu-Tang Clan, lampas ang pulo mabas sa van. Wu-Tang Clan, mga tol, na kung saan talaga napakarami ng miyembro, mga tol. So, eto sila, mga tol. Yan, para lang may idea kayo. Ganong karami lumabas dun sa van, mga tol. Parang Wu-Tang Clan, mga tol. Talagang tinrap na dito si Kuya Luns, mga tol. Tak ng ninja cap sa amin ng tumambang. Parang Wu-Tang Clan, lampas ang pulo mabas sa van. Pasensya na, idol, napag-utusan lang. Actually, yun yung nagkaroon ng ano eh, para sa akin. Kung sinabi talaga yun, magkakaroon ng something na may mali talaga. Kasi napag-utusan lang. Dun pa lang, yung pinag-utusan, it's either may burden or ginagawa ko lang to para sa isang bagay, parang ganun. Di ba? Pag-utusan lang eh. Idol kita eh. Kaso kailangan ko itong gawin kasi napag-utusan lang ako, min. Kasi kung di ko sinunod to, ako matatanggal sa trabaho ko, min. Parang ganun yun, min. Eh, what? Umakbang pa atras at wala nang nagawa. Tinutukan ng bereta sa mukha. Piladapa, pinusasan, pilit tinapatingin sa baba. Mga bulsa namin isa-isa nilang kinapa. Akala ko kidnap for ransom ang sadya. O kaya baka prank lang to na malala ng hiya. Fudge, man. Mga tol, mapapansin nyo na sana nga ganito na lang yung nangyari, no? Wala eh. Iba yung plano para sa kanya eh, no? Lang hiya. Dapa, dapa, dapa! Dapa, dapa, dapa! Dapa, sabi! Nakadapa kami habang napapanood ang aking utol na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas kanyang kutob. Malakas ang kanyang kutob. It's either tataniman na. Ito na yun, mga tol. Alam niyo yung mga ganung galawan, men. Utol na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas kanyang kutob. Na meron tong mga lamang kontrabando sa loob. Tsaka na lang silang nagpakilalang mga parak. Nung isa na sa mga kasama nila na sapak. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat. Kung sa mamasapan nga, nangyari yung ganun. Hindi ko naman para bigyan ng meaning ng mga bagay-bagay. Pero kung dun nga, sa matindihan na yon, nangyayari yon. What more pa sa loony lang, diba? Loony lang. Ibig sabihin, sa mga ganung aspeto, okay, hindi ko nilalangin na parang mababang uri o ano. Ibig sabihin, yun nga eh, napaplano eh. What if yung loony, diba? Okay, diba? Ganun siya. Walang Mirandang binasa, basta-basta lang agad. Okay, no? Walang Mirandang binasa. When we talk about Miranda or Miranda rights na tinatawag na parang ano man mga sabihin mo, may ganun-ganun yung binabasa eh. Oh, Sir Luns, ganun, paparana, ano man binabasa nyo, eh, pwede, huwag po kayong magsasagot dahil kung ano po sagutin nyo, eh, pwede kayong ganun-ganun. Kuha kayo ng abogado, kung wala mo kayong abogado, ay magpo-provide po ng abogado ang gobyerno para sa inyo. Parang something like that, mga tol. Pero walang ganung naganap. Walang ganung naganap. So, dun pa lang, mga tol, eh, even si Kuya Luns, eh, nagdududa na sa mga nangyayari. My God! Something like that, mga tol, oh. Yun yung sinasabi ni Kuya Luns dito. Uniforme at nakamaskara lang lahat. Walang Mirandang binasa, basta-basta lang agad. My sikat ang hotel at ang nakakapagtakay. Maraming CCTV. Ayan pa, ayan pa. Agad, my sikat ang hotel at ang nakakapagtakay. Maraming CCTV, lahat nakapatay. Sikat ng hotel at ang CCTV nakapatay? Isipin nyo nga yun. There's something wrong, man. Kung wala talagang na-provide, there's something wrong talaga, man. Wala man lang body cam na nakalagay. Kahit kuha man lang ng cellphone gamit kamay. That's right. Pero nakikita niyo yung written style ni Kuya Luns, di ba? Si Kuya Luns kasi yung tipong kaya kang gawa ng kanta na nandun pa rin yung essence ng lyricism. Kasi most of the time, nung nakapasok ako sa music industry, may mga time ako na naririnig, mga tol, na hindi mahalaga ang lyricism. May mga nagkukwento sa akin na parang may mga narinig daw sila na hindi maganda yung lyricism or man, music rap ay isa sa matinding sangkap ang pagiging lyricism. At pag nawala yun, ewan ko nalang pag nawala yun. Hanggat maaari, yun ang ipaglalaban ko din. Lyricismo. Hindi ko siya sabing malupit ako magsalat, pero hanggat maaari, aaraling ko na ma-maintain, mapatindi ang lyricism when it comes sa paggawa ng kanta para sa akin. So, yun yung sa akin. Pero balik tayo kay Kuya Luns.
sabi daw ng pulisya, sakin daw nakumpiska. Pero di makumpirma, kasi walang kahit ni isang saksi na pumirma. Walang... Kuya Lul, sa lupit mo lumaban. Kumpiska, pero di makumpirma, kasi walang kahit ni isang saksi na pumirma. Walang video ng palitan magmula nung umpisa. Kung under surveillance pala, dapat may footage ka. Diba? Kung under surveillance pala, dapat may footage na. What the fudge, man? I agree with that. Kung under surveillance siya, dapat may footage ka, may footage na. Pero nasaan, man? Kung wala, hindi matinding hulihan to. Something frame up talaga. Diba? Auto na, pagtripal na ba si Kuya Loons? Anong ganun eh, diba? Kung normal na tao, nagpa-viral pag nahuli siya, paano na lang kaya kung si Looney pa? Nung nas... Diba sinabi ko kanina, yung mga mapasapa nung tapos Looney lang. Ngayon, eto naman yung point niya. Kung yung mga nasa baba, normal na tao, nagpa-viral, what more pa kaya yung mga sikat na tao? Diba? Eh, matik magpa-viral yan. Yung mga simpleng tao, pagka nakagawa ng kalokohan, nagpa-viral eh. Eh, tapos ito pa, ginawa niyo ng kalokohan. Ginawa niyo ng istorya. Sa malamang, magpa-viral to. Normal na tao, nagpa-viral pag nahuli siya. Paano na lang kaya kung si Looney pa? Nung nasagot ko yung pideya at aking kinundila, mga ulo nila biglang nagkaroon ng bumbilya. Para ma-promote sa pwesto, ako ang pinuntiriya. Okay. Siguro yun yung pananaw niya mga tola, kung bakit nagkaroon ng ganun. Nang mga ninja cops na gustong magbida-bida, diba? Bigla silang nakaisip ng ideya, kasi napanood nila yung live ko sa pideya. Nung binan nila yung kantang Amats dahil sa tema, pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema. That's what I'm talking about, man. Maraming kanta, nakapuna-puna, pero hinahayaan lang. Diba? Kung yung application is para sa lahat, then apply it. Para sa lahat. Pero may something kay Kuya Loons kung bakit siya lang yung target. Even sa Amats, nagkaroon ng problema dyan, diba? Pero kung mapapanood nyo yung Sasa Girl, I'm not against kay Sasa, pero this is the support context para dito sa tugmang preso ni Kuya Loons. Sasa, pwede nyo panoorin? Music video pa lang, matik na. Okay, alam ko maraming fans si Sasa, pero kailangan ko lang sabihin to na kasama dito sa story yung thoughts ng kay Sasa. Kasi kung yung mga kanta nga ng mga iba, di ba, napupuna, bakit yung kay Sasa nga naman hindi? Parang ano lang yun eh, traffic enforcer na nanguli na walang helmet, pero bakit yung pulis na walang helmet di hinuli? Because of authority, because of the power? Well, kung it's all about power, mga tol, nawawala yung essence ng credibility ng isang tao. Papa-English tayo, mga tol. Yung law, nawawala yung law na pinukpukan ng karamihan. Dapat nakalagay pala doon na kapag ang mataas ang gumawa, exempted yan. Well, kung ganun nakalagay, di goods. Pero kung wala, may mali. Balik tayo kay Loons. Grabe, no? Happy birthday kay Loons. Aba punyeta, talamak na ang taniman. Bypass daw, kaso bakit parang madalian? Di ba dapat... Bypass daw, kaso bakit parang madalian? What the fudge, man? Talamak na ang taniman. Bypass daw, kaso bakit parang madalian? Di ba dapat pinaghahandaan yan at kalimitan? Minaman man nanang malayuan malapitan. That's right. Ganun dapat, mga tol. Pero bakit ganun yung nangyari? May mga kamera na nakatago sa pagitan, kaya medyo window kasi walang video ng palitan. Yes! I like the flow, Kuya Loons, the way kung paano mong inassemble yung ganung thoughts. Siyempre yung thoughts ng lyricism dun sa storytelling, wise considering dito sa flow, mga tol. Lupit, mga tol, di mo. Akala ko mababasto na malupitan. May mga kamera na nakatago sa pagitan, kaya medyo window kasi walang video ng palitan. Nakala ko ba bye basto na malakihan? Nakakapagtaka lang, kaibigan. Gusto mong maintindihan at mabatid? Gamitin mo lang ang sentido kumon, kapatid. Para sa 100,000 magpapakaastig. Fudge! Ewan ko kung ano yung 100,000, tinutukoy ni Kuya Loons. Yung presyo ng nahuli, yung mga naka-plastic na high-grade worth 100,000. I mean, hindi gagawin ni Kuya Loons yun para magpaka-astig lang doon sa 100,000. Yun yung sinasabi ni Kuya Loons dito, mga tol. Mo lang ang sentido kumon, kapatid. Para sa 100,000 magpapaka-astig. Kayang-kaya kuyang kitain ang triple isang gig. That's the fact, man. That's the fact. That's the reality, man. Kuya Loons, malaki na yung TF niya when it comes sa mga gigs. 300,000? Smooth!
Pero ba't gagawin ko yung isang bagay na ikakapahamak yung sarili ko sa 100,000 para lang to sell something? Parang ganun yung point ni Kuya Lons, mga tol. Tuloy natin. Igat kong pusher man ako na sinasabi nilang weed. Bakit naman ako pa mismo maghahatid? Ni hindi nga ako lumalabas ng bahay tsaka B. Hira mo makita sa kalsada tumawid. At bakit ako magbibenta sa di ko kakilala? Kung sa eksena ko ay maraming nagmamariwana ba? Real talk, what the fudge, man? Yun yung point dun eh. Diba? Malaking pangalan na yan, Looney. Ba't nga naman siya magbibenta sa mga taong hindi niya kakilala? Eh, pwede naman dun sa mga circle niya. Kung sakasakaling may mga taong nangangailangan dun or gumagamit dun. No need to mention, pero ganun yung point ni Kuya Lins na hindi na ako para lumayo. Kung dun sa kinagagalong ko is maraming namang gumagamit niya. Dun na lang ako magbibenta. Kilala ko pa sila. Diba? Bakit ko papahirapan ang sarili ko habang sinusugal ang karerang matagal kong pinagsikapan? Bakit isasama ko pa yung kapatid kong may karamdaman at cameraman para mag-vlog ng kaganapan? What the fudge, man? Yung yung sinasabi ko sa inyo, mga tol, no? Lumalabas na yung emosyon dito ni Kuya Luz para idiin yung sitwasyon na ito yung mga bakit. Ngayon, di nyo pa rin ba maunawaan? Pinabibintangan nyo pa rin ba ako? Once again, mga tol, si Kuya Luns nagsabi na rin naman na nakakagamit siya noon, lalo na kapag may mga event or gig sa ibang bansa, sa mga beach style. Well, anyway, hindi naman siya nagsisinungaling when it comes doon. Pero ang point kasi dito, yung sitwasyon ngayon na napagbintangan siya, yan yung pwede kong itanggi dahil di ko naman ginagawa yan. Dahil hindi sa akin yan. Doon nagkakaroon ng akusasyon ng nangyari. Dapat ma-filter. Diba? Kaya ganito yung emosyon, ito na yung mga bakit ni Kuya Luns. Ramdam mo yung emosyon, di ba? Yan yung isa sa mga gusto ko sa mga rap artists. In the way kung paano nyo kantahin yung tunay na nangyari. Yeah. Makupay yung kapatid kung may karamdaman at cameraman para mag-vlog ng kaganapan. Walang saysay na mga paratang pawang haka-haka lamang para pangalan ko ay urakan. Alam ko meron akong mga paana natapakan, ngunit di ko yun sinasadya. Ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang paglikha ng merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan. Sheesh! Bam! Could you imagine, mga tol, na tumatanggap ng kasalanan si Kuya Lins sa isang bagay na nagawa niya kung kasalanan sa inyo ang maglabas ng katotohanan sa pamamagitan ng musika? Express niya lang yung mga bagay-bagay. Ikinanta niya. Sa umpisa pa nga lang, di ba sabi niya magugulat kayo dahil tugmatong-matong salitang sasabihin ko kasi nga nakarap. Shoutout sa Visual Chongo Cartel. Authorities seized 15 packs of high-grade marijuana from Pero Romas. The rapper is denying the allegations against him. He says he may have been framed. Well, anyway, sobrang haba ng music video natin. Music video na yun, no? Di ba, sensya na kaya nabanggit ko yung music video kasi lately kasi nag-upload ako ng music video na ginawa ng kanta ng grupo namin, ang MIC. So, if you want to hear or to listen our music, pwede nyo panoorin yan dito sa YouTube. Yan, mga tol, congratulations sa lahat. And na-miss ko kayo. Ano ba nangyari sa akin? Ito nangyari sa akin. More on focus sa goal, adjustment sa sarili, adjustment sa buhay. Goal setting at the same time, mga tol, ayan, kita nyo naman, shoutout sa Paul Molina Stucco Cement, ang nagmahal sa atin, sponsor sa atin, mga tol, at syempre shoutout din sa mga sponsor natin na marami pa, Immortal Motobags, ayan, sa Instabar, looking forward na makasama natin sila, at the same time sa mga paparating pang mga business na makikipag-partnership sa atin. Siyempre, ProGadget PH at marami na. Pasensya na. Ito siyempre, katala. So, ilang mga paputo. Pasensya na. Ngayon lang ulit. O, subukan natin ulit. Okay? Kailan kaya sunod nito, no?